Are you a newbie sa ating church? Gusto mo bang mag-ministry even wala pang physical gathering? Here's your chance to be part of our discipleship cause. Join our 1FC online. Just send a message to our 1FC department on how to join. These days, napaka-importante ng spiritual and emotional sustenance. With this in mind, the church is offering a one-on-one Zoom counseling every Sunday from 11:30 a.m. to 3 p.m. We are here to listen.
Giving your tithes and offering is fast and easy. Let me show you how. Using the GCash app, send money to this number, and remember, refrain from attaching a voice clip due to its 72-hour expiration. You can also do bank transfer via GCash. Just choose the bank transfer option, then select your preferred bank and key in the church's account details. PayMaya is also available for transferring funds when GCash is inaccessible. Just key in our church's account number. Our bank accounts are still open for direct and online deposits. These are the account names, account numbers, where you can deposit your tithes and offering, Project G-Code, and Friends Again pledges. Remittance centers such as Western Union, M. Luwalier, Cebuana Luwalier, and Palawan Express are also your options when giving. Please write down Judith Lagunsan or Efren Lopez as receiver and provide this contact number. To track your transaction, please make sure to send the details to the same contact number or send a photo of your screenshot of the transaction to our official Facebook page. To know more about our online giving, contact us at these numbers or send us a message on our Facebook page. Or visit us at our website at www.jctgbtg.com. Thank you for being our partners in sharing the gospel throughout the world. God bless everyone! We live in a world full of sorrows, sins, and hardships. God offers us His rest, His yoke, and His word. All we have to do is open our lives and hearts to Him, and let Him come in through the gospel and claim the gift of eternal life. How? It is through the gospel formula. First is to believe in the gospel written in 1 Corinthians chapter 15 verses 1-4, that Christ died for our sins. Christ was buried, and Christ rose again on the third day. Believing is not enough. We must also obey the gospel by applying Acts chapter 2 verse 38 in our lives. We must repent of our sins. Be baptized in Jesus' name. And receive the gift of the Holy Spirit. Walk in newness of life, grow in faith, and be blessed as you begin your Christian journey. Purihin ng Panginoon, magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid, kaibigan. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ, to God be the glory. Salamat po sa ating Diyos at nandito na naman po tayong muli upang tayo po yung magkaisa sa ating pong paghahandog sa ating Panginoon ng ating pong service. Alam po ninyo, ngayong araw na to ay very special pong araw na to. Araw po ito ng mga puso. Batiin mo naman katabi mo, sabi mong Happy Valentine's. Ayan. Araw ng mga puso, kaya po dapat siglahan po natin sapagkat bakit? Kinakailangan po na ang puso natin ay maging katulad ng ating Panginoon. Amen? Kaya't ngayon tayo po ay muli maglilingkod sa Kanya, muli po natin lulugurin ang ating Diyos. Bago po tayo sumulong sa ating pong gawain, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Sa Psalms chapter 46 verses 1 to 3, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear,
Even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling, hindi tayo matatakot. Purihin po ang Diyos, sapagat alam po ninyo sa kapanahunan natin, napakarami na po ang takot na takot. Pero sa binasa natin, parang gusto ng Panginoon ay nandoon, na hindi po tayo kayang takutin at hindi po tayo kayang sindakin. Sapagat bakit? Meron tayong Diyos na panggagalingan po ng ating lakas. Siya po ang tutulong sa atin sa kahit ano pa mga bagay na mangyari po sa atin. Amen? At ngayon tayo po muna ay manalangin. Iyuko po natin ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa pagkakataon na to. Nabibigyan mo na naman kami ng pagkakataon upang makapaglingkod sa inyo at makapagpuri. Hinihiling po namin basbas mo po sa amin lahat. At pagkaloba mo po ng double portion ng anointing mong aming beloved bishop na mga ngaral po ngayong umaga. Salamat po na marami. Pagpalain mo po kami lahat at bigyan mo po kami ng kalakasan at bigyan mo kami ng isip na maunawaan po namin ang lahat ng mga bagay na sasabihin mo po sa amin. Sa iyo pong lahat ng kaparihan, in Jesus' name we pray and everybody say Amen. Wala
Blessed Sunday po mga kapatid. I'd like to thank God first for this privilege na makapag-share po ng personal encounter ko po sa Lord kung paano po niya ako niligtas at inirescue para po mas makilala ko siya. I owe my salvation po to our church TV ministry, Friends Again. Isa po akong living testimony na ito po ay isa sa ginagamit ng Lord para maabot po ang mga lost souls na gaya ko. In every family, there is a diamond gaya ng sinabi ni Bishop sa isa sa mga preachings niya. Siya yung gagamitin ng Lord para maabot ka. At sa family namin, kuya ko po yung ginamit. Si Brother Edwin Soriano po. Half-brother ko po siya at isa po siya sa mga teachers dito sa church. Witness po ako kung gaano po siya kainit sa faith niya nung time po na yon. And kahit po nakakaranas po siya ng persecution, nagpatuloy po siya at di po siya nagsawa na isolwin po kami ng ate ko. Every Sunday, wala po siyang tigil. Kasama po yung hipag ko na pinapapunta po kami sa harap tuwing altar call. Ako po bilang nakakabatang kapatid, sumusunod lang kasi kuya ko siya. Until one Sunday, I agreed to be baptized in Jesus' name. And that was 1998. Aminin ko po nung time po na yon, hindi pa po talaga ganun kalalim yung relationship ko sa Lord. Pabaya ako, kaya napahintulot din po ako na mabackslide. Marami po akong hinarap na kasalanan at pagsubok sa buhay, sa mga nakalipas na taon. Years went by, marami po akong kamali ang nagawa sa buhay ko to the point na tinanggap ko na lang na sa impyerno ako mapupunta. Pagsisinungaling, mga wrong relationships, pride, being in the wrong company of people, napakarami po. And yet, dahil po sa unconditional na pagmamahal na lang ng Panginoon, kaya naiahon niya ako. Masakit po yung proseso, pero it was made bearable by God. And He gave me peace I never knew can exist sa kalagitnaan po ng pain na yon. 2014 po, I started searching for the Lord again and I attended other churches. But then, I found myself looking for something else. Iba po talaga yung praise and worship dito sa church natin. It pierces through the heart and it moves the Holy Spirit. Kaya hinanap-hanap ko po yun. I first started attending our church again in 2015 through RPM branch in Green Hills. At doon natagpuan ko ulit yung hinahanap ko. I was so moved by the praise and worship and ramdam ko po, pinipersonal po talaga ako ng Lord sa bawat preaching na napakinggan ko. So the same year, finally, respond po ako sa calling ng Lord and was privileged to be part of the worship team. Ito yung ministry na matagal ko nang gustong gawin para sa Lord. It took me 17 years to act, pero kapatid, hindi po talaga huli ang lahat. Sa tuwing umaawit po ako sa Lord, I feel so undeserving and grateful at the same time for giving me a chance to do this for Him. He blessed me with my heart's desire para umaawit po sa Kanya. Patunay po yun na pag yung desire ng puso mo, according sa will ng Lord, in line sa will niya, ibibigay niya in perfect time. Patuloy-tuloy pong maraming mga assignment ang Lord na pinagawa, and I'm privileged na kahit paano makapag-serve po sa Lord with the gift na galing rin sa Kanya. Nagpapasalamat po ako dahil minsan napagkatiwalaan po ako mag-coordinate sa Makati, maging encourager, maging one FC-er, pati po maging part ng Yopper family, na hanggang ngayon ito po yung home base ko habang nasa pandemic po tayo. What's best for the house kahit ano po gagawin natin, kasi nauunawaan po natin dapat na matuto tayong ipagsiksikan yung sarili natin sa Lord. Kahit parang minsan ako po nagtataka na ako, nararapat pa ba ako? Kaso saan po tayo pupunta, diba? Sa Lord lang naman po. One of the greatest heartaches I had in life is losing my mama to cancer 2 years ago, last 2019. Masakit po mawalan, lalo na yung taong nagmahal sa'yo mula nung nirigalo ka ng Lord sa kanya. Pero through her life, God once again showed me kung gaano siya katapat sa pangako niya. He promised that He will save your household if we serve Him with all our hearts. And sinabi po niya sa 1 Corinthians 15 verse 58 that our labor for the Lord will never be in vain. Glory to God, dahil week before my mama passed, she received God and was baptized in Jesus' name. Salamat po kay Nanay Susan kasi siya po yung ginamit ng Lord para sa mama ko. Kaya mga kapatid, huwag po tayo mawawala ng pag-asa kasi ang nangako ay tapat. He remains faithful even if we are faithless. Kapit lang tayo mga kapatid and let's pray na mapulfill po ng Lord ang purpose po niya sa buhay po natin. Sa totoo lang po, ito pong pag-testimony ko ngayon is God's mercy in display. Sa habag na lang po talaga ng Lord. I have many personal battles in faith at marami pang bagay,
pero ang lagi ko pong kinakapitan, God help me made it through before, He will do it again. Yun lamang po mga kapatid, and may God be glorified in our lives. To God be the glory po. Purihin po ang Diyos sa buhay. Magandang umaga po sa inyo lahat at sumayin niyo ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat po sapagkat sa araw na ito ay muli tayong dinala ng Diyos sa lugar na ito para muli mag-aral ng kanyang salita. At nawa yung message ng Lord po ay mag-enlighten sa atin at bukod sa lahat magpalakas po sa ating pananampalataya. Kaya sa oras pong ito, of course, bagong lahat, manalangin po muna tayo. Kunin natin ang ulo natin, ipikit natin ating mga mata. Diyos na nasa langit, muli kami lumalapit sa iyo, Panginoon, at humihingi ng habag sa iyo, O Diyos, at tulutan mo po ikaw mismo ang siyang manguna sa amin, mangusap sa amin, O Lord, at pakalinisin mo kami para malaya makadaloy sa amin ang Espiritu Santo mo, O Diyos. Tulutan mo rin, Panginoon, na ikaw ay makapangusap sa amin at dumali, anointing mo sa amin lahat, Panginoon, para madama namin ang power mo sa umagang ito. Maraming salamat. Ngayon pa lang, Panginoon, ay naniniwala kami na andun ang tagumpay sa amin, Ama. Salamat po in Jesus' name. Amen and amen. Okay, now in the book of Romans chapter 5, verse 8, but God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Now, brothers and sisters, today is Valentine's Day. Alam niyo, unta to say, wala po talagang Valentine's dito sa Bible, pero wala namang masama ko yung sabihin natin yung Valentine's ang siyang magiging dahilan para ang tao magmahal, ang tao magkasundo. Wala pong masama mag-celebrate po niyan. Though the world is suffering from pandemic, most people will still celebrate this holiday in their own different ways. Hindi po mapipigilan tao, sigurado marami pa rin ang magsa-celebrate ito. Now, when we speak about Valentine's, the first thing that come into mind are the words love and lovers. Isang nagmamahal, isang minamahal, o dalawang nagmamahalan. Now, this leads us to the question, what will become of Valentine's now that we are in this pandemic? Ano na mangyayari sa Valentine's ngayon na dito sa pandemic ang buong mundo? How will people celebrate? How will people treat or deal with the day of love in this global crisis? Paano ito sa-celebrate ngayon ng mga tao itong tinatawag na Valentine's Day samantalang nasa global crisis ang tao ngayon? Especially that we are all under personal and financial crisis. Halos lahat po dumadanas ng problema po sa pera. Now, as far as love is concerned, perhaps you will all agree with me that the highest form of love, yung pinakamataas na uri ng pag-ibig, is the love of the parents to their children. And it may be why the Bible refers to the father and son relationship often. So in other words, kaya madalas binabagay father and son relationship dun sa prodigal son, father and son, sa ating Lord, father and son din. Now, although the love between couples, the love between brothers and sisters, family or friends and neighbors can be considerably solid. Pati mga boyfriend, girlfriend, pwede rin. But for me, the love of parents for their children is the greatest love on earth for those who genuinely love their children. Doon sa tunay na nagmamahal sa mga anak. Yan pa rin ang pinaka-greatest sa lahat. Ang pag-ibig ng magulang sa kanyang anak. Kanya nga sinasabi, yung ikang anak makakatiis sa magulang, pero yung magulang hindi makakatiis sa anak. Mga boyfriend nakakatiis sa girlfriend, girlfriend nakakatiis sa boyfriend, pero pagka magulang sa anak, hindi po matiis yan. However, in 2 Kings chapter 6, the Israelites suffer from severe famine
because their camp in Samaria was besieged by the Syrian army. Now, King Ben-Hadad imposed economic sanction by withholding all the food entering Samaria that time. So, pinigilan lahat yung pagkain papasok ng Samaria, kanya ito po mga Israelita ginutom sa loob. As a result, they experienced severe famine. Talaga nandun po sa 2 Kings chapter 6, verse 28 to 29. Now, the Bible says, then the king said to her, "What is troubling you?" And she answered, "This woman said to me, 'Give your son that we may eat him today, and we will eat my son tomorrow.' So we boiled my son," take note, "we boiled my son and ate him. And I said to her on the next day, 'Give your son that we may eat him.' But she has hidden her son." Yung kanya tinago niya, sa akin pinakain, kanya tinago niya. Now, I strongly believe that these parents love their sons. Ito kumain nito ng kanilang anak, mahal nila. Yung kanilang mga anak nung wala pa yung pandemic po, nung wala pa ang crisis. But when famine struck and food crisis hit them, tinamaan na ng gutom ngayon, talagang very hard, nasabihin natin, which caused so much hunger to their bellies, both mothers agreed to boil and eat the sons whom they love. Imagine that. Although the other changed her mind, pero siyempre po, no, tinago niya yung kanyang anak, pero nung una, nag-agree din po siya. Now, the question is, where was their love? Yan ngayon ang tanong. Nasaan na yung pag-ibig ng itong magulang na ito during crisis? Yan ngayon ang tinatanong ko sa parting ito. At maaaring tanong na marami po sa atin. Bakit nagkaganon? Itong magulang na ito na mahal yung anak. Ngayon, kinain yung anak dahil nagutom siya. Why? Dahil nagkaroon ng crisis. Yung love po, it was gone. Nawala yung pag-ibig po. Mas nanaik yung nararamdaman nilang gutom kaysa rin sa nararamdaman nilang pag-ibig doon sa kanilang anak. Why? Bakit nagaganon? Because of crisis. And that's the worst crisis in time of crisis is the crisis of love. Pag diyang nagkaroon ng crisis sa pag-ibig, yan po ay hindi maganda. Nagkakaroon ng crisis sa love, it's either there's shortage of love or the love is totally gone. Nawawala talaga ang pag-ibig. Dahil kinain ng crisis yung pag-ibig sa puso, nginat-ngat yung pag-ibig niya. Mas lumakas yung kalam ng sikmura kaysa rin sa tibok ng puso niya. Kaya nawala na yung pag-ibig po. Now, what do you think is happening nowadays? Especially that the pandemic and global economic crisis are persisting. Sa ngayon, grabe po. Sabi nga nila, parang mas grabe daw ngayon, mas matindi ngayon ang economic crisis. Kasi yun daw, epekto ng crisis ng nakarang taon ngayon, nararamdaman natin. Because of that crisis, everything collapsed. Lahat bumagsak. Employees' salaries talagang nag-reduce o bumagsak po. Yung mga other lost their source of income, nawalan ng trabaho iba. Revenues and businesses plunged o bumagsak din ang mga business. Many businesses and companies have even shut down. So yung mga may-ari po ng kumpanya ay bumaba rin ang kita nila at yung nagsarapa po. So people's outlook in life, yung pananaw nila sa buhay was also affected. Apektuhan po. They have low self-esteem. Bumaba yung self-esteem nila. Yung confidence nila bumaba po o nawala mismo yung confidence po nila. And great many lost their fighting spirit. Bumaba rin yung fighting spirit nila. Hindi naman nawala pero bumaba yung fighting spirit nila and became almost hopeless. Hindi pa naman hopeless, pero yung kanilang hope bumaba ng gusto. So the crisis also has overwhelming effects on people's social behavior. Pati behavior na epektuhan. They became, hindi naman impatient, pero impatience nila, bumaba yung patience po nila. Naging temperamental po. Konting bagay lang mainit ang ulo. There's a lack of understanding o bumaba rin yung pang-unawa. At ang gusto, laging siya ang tama. Talagang ayaw masasaway, ayaw niya masasabihan. Dahil sa mali sabi, medyo nag-iba siya ng mood sa ngayon. Yung iba naman po, yung kanilang concern, yung care nila, bumaba rin yung level ng kanilang care at concern, even for family members, at naging aburido yung mga tao ngayon, mga kapatid. Pati gentleness, bumaba po, replaced with rudeness. Iba, naging rude na ngayon, mga kapatid. And mostly, ang love sa loved ones ay bumaba din ang level po sa ngayon.
ngayon. Hindi ko nila lahat, pero karamihan din at tulad ng dati before pandemic po. Before this crisis, people are very sweet, very gentle, very loving, and expressive of how they feel, showy and demonstrative pa. Talagang pinapakita pa talaga yung pag-ibig nila. But now, in this pandemic time, everything changed. Nabago na po ngayon. Pati pag-ibig po sa kapwa ay bumaba ang level po sa iba na wala na halos, mga kapatid, ang pag-ibig sa kapwa. For your information, we are almost at the era of the survival of the fittest. Pag sinabi survival of the fittest, ako muna bago ikaw. Abay, pumapasok na po tayo sa ganyan. For your information, in other countries, for example, they prioritize to hire their own citizens before foreigners. Hindi muna foreigners, yung citizen nilang i-hire muna bago po yung mga foreigners po. Yan ninyo, diyan yung makikita yung pag-ibig ng tao, mga kapatid. Ang pag-ibig ng tao po nag-fade. Ang pag-ibig ng tao pagdating ng crisis ay bumababa ang level hanggang sa mawala ang pag-ibig, mga kapatid. Although di lahat, pero majority nagbabago ang pag-ibig pag may crisis na po. Pati yung pag-ibig nagkaka-crisis, mga kapatid. Kaya dyan sa batin, dyan yung makikita pagka tao po, pag-ibig ng tao hindi pwede sandalan. Pag-ibig ng tao hindi pwedeng sabihin natin mag-rely tayo sa pag-ibig ng tao, hindi po ubra. Talagang makikita natin nagbabago po, mga kapatid. At alam ko lahat kayo ngayon nakikinig ngayon, alam nyo yan, mga kapatid. Nararamdaman nyo sa mga mahal nyo sa buhay, hindi na katulad nung dati, hindi katulad nung una, hindi na po ganoon. Nagbabago, ulitin ko, hindi ko nila lahat, pero karamihan po ay ganyan. Bumababa yung level ng pag-ibig pag may crisis na po ay lalo't pandemic, mga kapatid, ay bumababa. Nagkaka-pandemic din yung pag-ibig, mga kapatid. Namumutla yung pag-ibig po sa madali sabi. Hindi katulad dati, makulay ang pag-ibig. Ngayon, maputla na yung pag-ibig po dahil sa crisis, dahil sa pandemic. However, in the book of 2 Corinthians, chapter 8, 1-4, ito, paborito ko po ito. Sabi dito, moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality. For I bear witness that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were freely willing. Willing sila. Imploring us with much urgency that we would receive the gift and the fellowship of the ministering to the saints. So, we may notice that in these verses, despite of great trial of affliction, they were still abounding in joy and the riches of their liberality. Kitang-kita pa rin po. Mayaman pa rin sila, umaapaw pa rin sila sa pagbibigay po na tanda ng kanilang pag-ibig po. Meaning, despite of their deep poverty, imagine that, pag sinabing deep poverty talaga, hirap na hirap sila pagdating sa ganito. A terrible financial crisis ang dinanas nila. Pero nakikiusap pa sila at nagmamadali pa sila sa pagbibigay, sa pagtulong, sa financial, sa mga kapatirang nangangailangan. Why? Bakit nagkaganon? Ano yung motivating factor nila? Ano yung nag-motivate sa kanila para maging ganon yung pag-ibig nila na siyang hinahanap ng Lord sa atin, na siyang hinahanap sa atin ng ating Panginoon? Why? Bakit, mga kapatid? 2 Corinthians 8:5, ang sabi ng Bible, and not only as we had hope, but they first, take note, they first gave themselves to the Lord. And then, to us by the will of God. They first, una, binigay nila yung sarili nila sa ating Panginoon. At yung buhay nila ay, ibig sabihin, nakaalay yung buhay nila sa ating Lord. Kaya anuman ang sitwasyon nila, kaya nilang ibigay lahat para lang maipakita nila ang pag-ibig sa kapwa. Dahil una nilang binigay yung sarili nila sa ating Panginoon. Una nilang inalay yung sarili nila sa ating Panginoon. Ang tanong, bakit nila nagawang ibigay o ialay ang buhay nila sa ating Panginoon? Na ganun na lang na tila bagay yung kanilang commitment o yung attachment nila sa Lord ay sobra-sobra talaga na para bagay hindi mo mapaghihiwalay talaga sila ng ating Lord. Bakit ganun sila, mga kapatid? Now, Paul mentioned one of the greatest questions on earth dito sa Romans 8:35.
Ang sabi po dito sa Romans 8:35, who shall separate us from the love of Christ? Sino daw ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa ating Panginoon? Not from our love to Christ, but from the love of Christ for us. Paano daw yung pag-ibig ng Diyos hihiwalay, mapapahiwalay tayo? Sino? Ang unang tanong is sino? Who? And I believe it also asks, what could? Yan ang susunod. What could separate us from the love of Christ? Ano makapaghihiwalay sa atin? Una, tinanong niya who. Pero alam ko kasama yung what dito. Ano at sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa ating Panginoon? And then he asks again this question. Romans 8:35. Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Yan ang tanong ngayon. Now, sa verse 38 and 39, ito sabi ganun ni Paul. For I am persuaded. Dito ginamit persuaded sa ESV po, I am sure. I am persuaded, I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Wala talaga raw makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa ESV, I'm sure, ang ginamit po. Now, isa-isayin natin. Ano sinabi ganon? Saan tayo hindi pwede mapahiwalay? Number one po ay sa tribulation. Who shall separate? Kanino tayo mapapahiwalay? Saan tayo mapahiwalay? Tribulation? No. Distress? No. Sa persecution? Hindi rin. Ganyan din sa famine? No. Nakedness? Hindi rin. Danger? Hindi rin po. Sword? Hindi rin. Oh, grabe. Lahat ng yan, hindi ro po. Ano pa? Ano pa sinabi ko no? Next is death. Okay, kamatayan. Ano pa? Life, hindi raw. Angels, hindi raw. Rulers, hindi raw. Things present, hindi rin daw. Things to come, hindi rin daw. Powers, hindi rin. Power ng demonyo rin, hindi rin. Height, hindi rin. Depth, hindi rin. Anything else in all creation, wala raw makapaghihiwalay sa atin sa ating Panginoon. Yan ang sabi po ni Paul, na walang pwede magpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa atin lahat. Wala raw pwede magpahiwalay. Now, bakit nasabi ni Paul ito? Na walang pwede magpahiwalay sa atin sa pag-ibig sa atin ng Diyos. At kayo mismo nakikita ninyo, sa ating sari-saring problema dumating sa buhay natin, pagsubok dumating sa buhay natin, pero hindi pa rin tayo makahiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Why? Pag sinabing pag-ibig po, ito na po ang greatest love. Naniniwala po ko. Sa Romans 5:8, sinabi po niya, but God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. While we were still sinners. So Paul clearly said that the Lord Jesus Christ demonstrated His love for us while we were still sinners. Meaning, isang malmalang kasalanan natin, nabubuhay tayo sa kasalanan. Hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Sumasamba karamihan sa atin sa Diyos-Diyosan. Halos lahat tayo, lihis sa kalooban ng Lord ang ginagawa natin. At gayon din, talagang kalaban tayo ng Diyos noong araw aminin natin. Ibig sabihin, pinakita niya ang pag-ibig niya sa atin nang kasalukuyang sinasaktan natin ang damdamin ng Lord. Nasa crisis tayo lahat noon. Crisis in the sense na dahil nung oras na yun, destined tayo lahat sa hell. Walang ligtas sa atin, lahat tayo sa hell ang tuloy natin. Kaya ang ginawa niya ay nagkatawan tao siya. Na kung tutuusin, pwede namang hayop na lang ialay para sa atin. Pero gumamit pa siya ng katawan para ialay para sa kasalanan natin. Katawan na walang kasalanan, kaya walang dahilan para parusahan. Dahil sa sobra o sa tindi ng pag-ibig niya sa mga taong makasalanan. Take note, sa mga sinners ang sinasabi niya, pinabayaan niya magdusa ang katawang iyon para tayong nasa crisis ay maligtas niya. Ulitin ko, tayo nasa crisis ay maligtas niya sa pamagitan ng paglalagay niya sa sarili niya sa crisis din. Sa crisis ng extreme physical, emotional, and mental torture ang inabot ng ating Lord. Kaya I truly believe na kanya niya natagalan
yung pahirap sa kanya dahil napakatinding pag-ibig ng Lord na nararamdaman niya sa mga makasalanan, nadadaman po niya. Bawat hampas sa likod niya, ang sinisigaw ng sugat niya, I love you so much, sinners. Bawat palo sa ulo, sa katawan, ang sinisigaw ng puso niya, I love you so much, sinners. Bawat sampal at panglalait sa kanya, pagdura sa mukha niya, sinisigaw ng puso niya, I love you so much, sinners. Bawat baon ng pako sa kanyang mga kamay, sa kanyang paa, ang sinisigaw ng puso niya, I love you, sinners. At kasama tayo sa mga sinners na yon. Na wala pa tayo sa kanya noon. Lahat tayo sinners pa noon. Pero lahat tayo minahal na ng Lord noong oras na yon. Ganong kasakit yung tinanggap niyang scourging sa likod. Yung pako sa kamay, sa paa, na tila bagay, hindi niya naramdaman sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Bukod sa lahat, kung ang dugo ni Abel ay sumisigaw sa lupa ng katarungan, sumisigaw ng paghihiganti, ang bawat patak ng dugo ng Lord naman ay lumalabas sa sugat niya ay sumisigaw din. Sumisigaw ng I love you so much, sinners. Hindi po justice ang sinisigaw, kundi ang pag-ibig niya sa mga tao. I love you so much, sinners. I love you so much, sinners. Kasama tayong lahat doon. Mga sinners pa tayo noon. Kilala tayo ng Lord before the foundation of the world. Kaya parang sinasabi, I love you so much, Joan. I love you so much, Gary, Leslie, Iman, Miro, Louie, Norma, Ludwig, lahat yan. Sinasabi pati kayong lahat. Sinasabi ng Lord habang nando siya sa cross of Calvary. Ganun yung pag-ibig niya. At kaya tayo nandito ngayon. Nasa kabila na mabibigat na pagsubok, hindi tayo makakalas sa kanya. Dahil sa klase ng pag-ibig na pinakita sa atin ng Lord, nang tayo mga sinners pa, hindi nun tayo tumanggap sa Lord, hindi nun tayo sumusunod sa kanya, nung sumusuway tayo sa kanya, dun tayo minahal ng ating Panginoon. Kanya dyan yung makikita, paano kang kakalas sa Lord ngayon? Paano sabihin, hihiwalay ka sa pag-ibig ng Lord, samantalang ganun katinding ginawa ng Panginoon po sa atin? Ganong katinding pag-ibig niya. Kung kailan siya mismo naglagay sa sarili niya sa crisis, at sa kanya minahal tayo, mga kapatid, na nasa crisis din po tayo, minahal tayo ng ating Lord. Ganon magmahal ang Diyos, mga kapatid. Ganon magmahal ang ating Panginoon po. At ang mabigat sa sinabi ng Lord, Romans 5:8, ano sinabi niya? But God demonstrate His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Okay. Meaning because of His extravagant love, He gave His life for us when we were still sinners. Binigay niya. Ano nag-result? Romans 8:32. Ano sinabi ganon? And He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Kung ang kanyang anak o yung kanyang sariling buhay niya ay inialay sa atin ng libre, ng kasalukuyan, sinners pa tayo at kalaban ng Diyos, how much more ngayon nilinis sa tayo ng dugo ng Panginoon? Hindi na tayo sinners kayo, kundi saints na po tayo. Hindi pa niya maibibigay ng libre ang lahat sa atin? E samantala doon, pinatawad tayo ng Lord, okay nga ngayon, magkasala ka man, patatawarin ka ng Lord, hindi lang yun. Bukod sa lahat, yung lahat ng needs mo, mga necessity mo, ibibigay lahat sa atin ng Lord. Dahil ko yung mismong pinaka-greatest sa lahat ng bagay, yung buhay niya na ibigay sa atin, ito mas lesser sigurado, mas maibibigay niya. Kanya kung ikaw may karamdaman ka, kailangan mo ng healing, ba't hindi niya maibibigay yung healing kayong buhay niya, binigay niya? Bakit hindi niya maibibigay ang provision sa atin? Ngayon meron ka, meron ngayong crisis, ba't hindi ka maipoprovide ng Lord, samantalang pinrovide niya sa atin yung buhay niya mismo? Gano'n ikukumpara yung kailangan natin pera do sa buhay na binigay ng Lord sa atin? Ang proteksyon sa ngayon, ano yung proteksyon na bibigay sa atin ng Lord ngayon? Napakaliit na bagay kukumparo sa binigay ng Diyos po sa atin. Ibig sabihin, ganyan tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid. Even in this pandemic period or crisis, di siya nagbabago po. Kaya wala tayong dapat ipag-alala kung tutuusin po. Kaya lang ngayon ang problema po sa atin. Hindi natin alam kung gano'n tayo kamahal ng Lord. Hindi natin alam kung yung laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi natin alam gano'n tayo kamahal ng Panginoon. Sa katunayan, hindi natin masabi kung minsan ako mahal ako ng Diyos, hindi natin masabi. Na kung tutuusin po, dapat with confidence nasasabi natin, mahal ako ng Diyos. Hindi ako bababayan ng Diyos dahil mahal ako ng Diyos. Dapat nasasabi natin. Tinan niyo si Paul, Galatians 2:20. Ano sabi ni Paul? I had been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. Sino yung Son of God? Who loved me?
The Son of God who loved me and gave himself for me. Yung anak ng Diyos na mahal ako. Mahal ako personalized. Sinasabi ni Paul mismo, mahal ako nung anak ng Diyos. Mahal ako ni Kristo. Mahal ako ni Jesus. Nasasabi mo ba yan pag may problema ka? Dapat yan pag may problema ka, nandoon sa heart natin, masabi natin, hindi ako mag-aalala, mahal ako ng Diyos. Dapat nasasabi natin. Bakit si Paul nasasabi niya, the Son of God who loved me. Yung Son of God, yung anak ng Diyos na mahal ako. Si Kristo na mahal ako. Bakit tayo hindi natin masabi? Samantalang mahal ka talaga ng Diyos. Hindi mo alam kung gano'ng kamahal ang Lord. Kanya ka sabi ko sa inyo, kung may problema ka, tignan mo lang yung cross of Calvary, gano'ng kami nahal ang Lord. Na nung kasalukuyang sinners pa tayo, hindi kayo sumusunod tayo. Hindi. Nung kasalukuyan, sumusuway tayo. Ganun tayo, minahal ng Diyos. What more ngayon na sumusunod tayo sa Kanya? Para hindi ka mahalin ng ating Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. At dapat bawat isa sa atin, may kumpiyansa siya, sinasabi natin pag may problema tayo, hindi bale, walang problema, mahal ako ng Diyos. Alam ko, mahal ako ng Diyos. Alam ko, hindi ako pababayaan ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Ganun tayo, katapang dapat magsalita. Kay Romans 1:7, ano sinabi ni Paul? To all who are in Rome. Sino yan? Yung mga mananampalataya sa Rome. Ano yan? Beloved of God. Sa inyo mga minamahal ng Diyos sa Rome. Sa inyo lahat to God with the glorious minamahal ng Diyos. Beloved of God ang tawag niya. Called to be saints. So ibig sabihin, pati doon sa mga mananampalataya sa Roma, ang tawag niya kayo mga pinakamamahal ng Diyos. Beloved kayo ng Lord. Mahal kayo ng Diyos. So pinakikita niya yung pagmamahal ng Lord sa kanila. Pinadadama sa kanila. Eh si Paul mismo, ang lakas ang loob niya. Ako mismo, mahal ako ng Son of God. Mahal ako ng anak ng Diyos. Mahal ako ni Kristo. Mahal ako ng Diyos. Ganun siya magsalita. Kanya ganun ang confidence sa sarili niya. Ganun ang confidence at anuman ang mangyari sa kanya, wala siyang katakot-takot dahil alam niya, mahal siya ng Diyos. At yun ang kulang sa atin, mga anak ng Diyos. Yung masabi natin sa sarili natin talaga, may kumpiyansa ka, ha, hindi ako pababayan ng Lord dahil mahal ako ng Lord. May sakit ako, alam ko, pagagaling ako dahil mahal ako ng Lord. Wala akong pera ngayon, alam ko, naghihirap kami sa pera, walang problema, hindi ako pababayan ng Diyos dahil alam ko, mahal ako ng Lord. Magkaroon tayo ng ganung confidence. Na dapat natutong kumpiyansa tayo. Mahal ako ng Lord. Mahal ako ng Lord. Hindi pwede sabihin natin si Paul lang ang mahal ng Lord. Kung minahal na si Paul, minahal yung mga taga-Roma, tayo rin mahal ng Panginoon. Ang mga Romano po mga kapatid, hindi naman hindi mga Hudyo yan. Yan po mga kapatid, mga Gentiles din. Tayo Gentiles din. So nung dahilan parang tayo mahalin ng Lord. Mahal tayo. Kaya lang yun nga. It's either hindi mo alam siguro, hindi mo madama. Kasi sa ating ganito eh. Pag dumadanas ka ng problema, inisip kung mahal ako ng Diyos, ba't pinayagan niya ganito? Wag! Hindi ka bibigyan ng problema ng Lord. Demonyo nabibigyan ng problema sa atin. Kung isa sarili natin, nabibigyan ng problema sa atin. Ang Diyos po may tagalutas lang ng problema. Pero hindi ka bibigyan ng problema ng Lord. Although sinasabi tayo, itusubukan. Pag sinabi susubukan, dumada lang tayo para tumibay tayo sa pagmamahal pa rin ng Diyos sa atin. Pag tinutuwid tayo ng Lord, of course, minsan masakit talaga. Pero tinutuwid tayo dahil mahal pa rin tayo ng Lord. Kanya pinaka-bottom line lahat yan. Yung pag-ibig ng Lord ang pinaka-bottom line sa lahat. Nandun yung pag-ibig ng Diyos. Yun ang pinaka-foundation po natin. Kaya nga sinabi, for God so loved the world. Pag sinabing world, yung mga sinners po yan. Imagine ko yung mga sinners, ganun niya kamahal. Binigay niya yung buhay niya. Eh, what more tayo? Hindi na tayo sinners kayo. Tayo mga saints kung tawagin po. Tayo po yung mga sumusunod sa Lord. Nagpipilit sumunod sa Lord. Nagpipilit magpakabanal sa Lord. Eh kung noon nga nagpapakasama tayo, minahal tayo ngayon pa kaya. Hindi tayo mahalin ang Lord. Kanya tayo mahal na Lord, mga kapatid. Ganong katindi ang Diyos po. Kung noong tayo sinners, minahal ang gusto, lalo tayo mamahalin ang gusto ngayon dahil sumusunod na tayo sa ating Panginoon. Anak na tayo ng Diyos ngayon. Eh kung noon nga, mga kapatid, demonyo sinusunod natin, minahal tayo eh. Eh ngayon pa kaya, ang Diyos na sinusunod natin. Kanya nga hindi sinasabi ko sa inyo eh. Huwag po kayong mag-judge sa iba. Huwag kayong mag-judge doon sa mga hindi mananampalataya. Sabi natin, yung taong yan, masama yung taong magnanakaw yan. Huwag. Sinabi niya, sinners. Namatay siya para sa atin. Minahal tayo nung tayo, sinners pa. Kanya yung mga yan, mahal din ang Diyos yan. Pero hindi ibig sabihin nung to-tolerate ang Lord yung kasalanan nila. Pero bibigyan sila ng pagkakataon para maniwala sila at mahango sila ron. Ganun kamahal ang Diyos ang mga sinners po. Mahal ang Diyos. Yung sin din niya mahal. He hates sin. Pero yung mismo sinners, mahal ng ating Lord.
At gusto niya magbago yan. Kasi sinabi ng 2 Peter 3:9 na kung maaari lahat mapunta sa repentance, lahat ng tao magrepent. Yun ang gusto ng Lord. Impossible lahat maligtas. Gusto din na ng ating Panginoon. Although it is impossible, pero gusto niya, lahat maligtas pa rin. Ganong katindi ang Diyos po natin. Ganong magmahal ang Diyos po natin. Kanya, ano pag-aalala mo, pag alam mong ganyang kakamahal ang Diyos? Alam niyo, kanya si David, ano sinabi ni David? Sa Psalms 59:10, ito sa Tagalog, maganda sa Tagalog. Ano sinabi? Ako'y minamahal. Mahal ako ng Diyos. Sabi ni David, mahal ako ng Diyos. Ako'y lalapitan upang ipamalas ang kanyang paglubig sa mga kaaway. Pero sa bibig mismo ni David lumabas, mahal ako ng Diyos. Alam niyang mahal siya ng Diyos. Kumpiyansa siyang mahal siya ng Diyos. Nakita mo sa Psalms, ano sinabi niya? Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Hindi ako matatakot kahit ako dumaan doon sa shadow of death, sa anino ng kamatayan. Hindi ako matatakot because thou art with me, dahil nasa akin ka at alam ko mahal mo ako. Yun ang sinasabi niya. Alam ko, mahal ako ng Diyos. Alam ko, mahal ako ng Diyos. Alam ko, mahal ako ng Diyos. Dapat ganyan din tayo. Tayo ganyan dapat din. Dahil ulitin ko, kung sinis minahal tayo, lalo ngayon, mas mahal tayo ng Lord ngayon dahil sumusunod na tayo sa Kanya. Dahil anak na tayo ng Diyos. Kanya lahat tayo dapat ganun na nasa mind natin at nasa heart. Kung ganun lang tayo kakumpiyansa po, ako na niliwa kay lahat na nanonood ngayon, kay lahat na nakikinig ngayon, wala kay katatakot na, wala kay papangamba. Kahit sa pandemic na ito, ang pag-ibig mo maganda pa rin. Dahil alam mo, may isang nagmamahal sa'yo na hindi ka pababayaan. Kanya yung pagmamahal na yun ngayon, yung pagmamahal na yun na ma-acquire natin sa Diyos ngayon. At pag na-acquire mo yan, magkakaroon ka ng transference ngayon. Yung pag-ibig na yun, mailipat mo sa iba. Ganun ang nangyari sa Churches of Macedonia. Alam nila, mahal sila ng Diyos. Kanya yung pagmamahal ng Diyos sa kanila, nagkaroon ng transparency yung pag-ibig na yun sa kanila, tinangay nila, kinuha nila, pinangatawa na nila, kumpiyansa sila, kanya na ililipat na sa iba yung pag-ibig na yun. Na sa kabila ng kanilang kahirapan, tumutulong sila, pinapakita yung pag-ibig. Why? Wala silang takot tumulong dahil hindi sila takot mawalan. Dahil alam nila, may isang nagmamahal sa kanila, may Diyos na nagmamahal sa kanila. At ganun din dapat na nasa heart natin. Ganun din dapat na nasa mind natin, mga mananampalataya. Na tayo walang dapat ikabalisa. Dapat punong-puno tayo ng pag-ibig po. Dahil alam natin may isang umiibig sa atin ng gusto. Na inibig tayo nung kasalukoy, hindi tayo kaibig-ibig. Inibig tayo nung kasalukoy, yung tayo mga sinners. Inibig tayo nung kasalukoy, sumusuway tayo sa Kanya. Inibig tayo nung kasalukoy, yung kaaway tayo ng Diyos. Pero doon tayo minahal ng Lord. Doon tayo minahal ng Lord. Kaya lang ngayon, lalo kang mahal ng Diyos ngayon. Kaya lahat kayo mga dumadanas kayo ng problema, nasa pandemic tayo, ganyan yung maganda Valentine's nyo. Ganyan yung tunay na Valentine's ninyo. Na yung pag-ibig nyo manggaling sa pag-ibig ng Diyos talaga. Na no matter what, yung love in pandemic mo hindi nagbago. Kahit may pandemic, ganun pa rin ang pag-ibig mo. Kaya sa inyo lahat mga kapatid na nanonood ngayon, sana po naunawa natin ang sinabi ng Lord natin. At sana po magmula sa araw na ito, buong kumpiyansa sasabihin mo na, hindi ako matatakot dahil mahal ako ng Diyos. Wala akong pag-aalala dahil mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Yun dapat nasa mind natin. Yun ang dapat nasa heart po natin. And I guarantee you, all of you, 100%, 101%, lahat kayo nanonood, mahal kayo ng ating Lord. Mahal tayo ng ating Panginoon. Yung Diyos na nagmamahal sa atin, ang bahala rin sa mga bagay na inaalala po natin. Ang Diyos ang bahala po. Kaya sa worship, mga kapatid, sana po nadaman niyo ang pag-ibig ng Lord sa atin at nakita niyo kung gaano tayo kamahal ng Lord at sana na-realize natin gaano tayo kamahal ng ating Panginoon po. Kaya sa pagkataong ito, mga kapatid, mananalangin po tayo. Yuko po natin ang ulo natin, tayo manalangin. Dakilang Ama, muli ako nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sapagkat muli, hindi mo lang pinadama, pinakita mo sa amin, Lord, kung paano mo kami minahal, Panginoon ko. Nag-umpisa ang pag-ibig mo, Panginoon, hindi nung kami nagpapakabuti. Nag-umpisa ang pag-ibig mo, Panginoon, hindi nung kami po'y sumusunod sa iyo. Kundi nag-umpisa ang pag-ibig mo sa amin nung kasalukuyan kami sumusuway sa iyo, kasalukuyan kami masasama noon, kasalukuyan kami nasa kasalanan noon, Panginoon. Doon mo kami minahal, Panginoon. Doon mo pinakita sa amin ang pag-ibig mo, Panginoon ko. Nung kasalukuyan kami po'y wala pa sa iyo, kasalukuyan kami kaaway mo noon, Panginoon. Doon mo kami minahal, Panginoon. Ganong katindi ang pag-ibig mo sa amin. At yung pag-ibig na hindi nagbago, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, kumpiyansa kami
na kung minahal mo kami sa ganung katayuan, lalo sa ngayon, Panginoon, na nagpupumilit kami makasunod sa iyo, Lord, lalo mo kami mahal ngayon sapagkat kami mga anak mo na, Panginoon ko. Kaya wala kami dapat ipag-alala. Ano man ang mga problema namin, ano man ang kabigatan namin, Panginoon ko, ibinibigay namin lahat sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang nagtutunay na nagmamahal sa amin, Panginoon ko. Salamat po na marami muli may pinadama pag-ibig mo sa amin. At sana mula sa araw na ito, kami lahat ang nakinig, Panginoon, kung buong kumpiyansa namin masasabi, mahal mo kami, Panginoon. Mahal ako ng Diyos, mahal ako ng Diyos, mahal ako ng Diyos. Yun ang masabi namin para lumakad kami na may kumpiyansa, Panginoon. Lumakad kami sa mundong ito na sa kabila ng mga pandemic na ito, sa kabila ng mga crisis na ito, Panginoon. Taasan noon namin, Panginoon, sapagkat alam namin, mahal mo kami. Alam namin may Diyos na nagmamahal sa amin. Salamat po sa salita mo, Panginoon, na patuloy nagbibigay ng kalakasan sa amin. At tulutan mo lahat po na namumroblema ngayon, Panginoon. Ipadama mo pag-ibig mo sa kanila, Panginoon. Padama mo mahal mo sila, Panginoon. Sa lahat na may karamdaman, Panginoon, padama mo hindi mo sila pababayaan, O Diyos. Hindi mo sila pababayaan, Lord. At sa lahat na nangangailangan, Panginoon, i-extend mo kami mo sa kanila, Lord. Yung pag-ibig mo, padama mo rin, Panginoon, na hindi mo rin sila pababayaan, hindi mo iiwanan, Panginoon ko. Lahat ng anak mo nasa kabigatan, Panginoon. Padama mo ng kagaanan ng kanila nararamdaman, Lord. At ipadama mo yung pag-ibig mo sa kanila. Masecured lahat, Panginoon, ng anak mo. Upang madama namin, ikaw ang tunay na nagmamahal sa amin. Maraming salamat, Panginoon, mula po sa araw nito, Lord. Masasabi na namin, mahal mo kami, Panginoon ko. At personalize sa amin, masasabi namin, mahal ako ng Diyos. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka namin, pinupuri, tinataas, dinadakila, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Ngayon po, pinakita po sa atin ng Panginoon kung gaano niya po tayo kamahal. Kaya nga po, sa lahat po ng ating mga first-time viewers po, if you want to feel the love of God, ma-experience po natin yung pagmamahal ng ating Panginoon, kailangan dumaan po tayo sa process. Ano po yung process na yun? First, you need to believe in the gospel of Jesus Christ. Now, what is the gospel of Jesus Christ? In the book of 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4, ang sabi po rito, "Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures." Now, the gospel of Christ is about the death of Christ, the burial of Christ, and the resurrection of Jesus Christ that we need to believe. Kailangan maniwala po tayo dyan. Kaya po, right after we believe, we need to apply it to ourselves sa papaano pong paraan, by obeying that gospel. Now, in the book of Acts 2:38, ang sabi po rito, "Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit." Now, first is repentance. Repentance symbolizes the death of Christ. Tayo naman po'y magsisisi po ng ating po mga kasalanan. Yan naman po'y kasabay naman po ng kamatayan ng ating Panginoon. So, para bagang pinapatay po natin ng ating mga kasalanan, kasabay ng kamatayan ng ating Panginoon. At naniniwala po ako, kahit gaano kabigat ang nagawa po nating kasalanan sa ating Lord, the Lord is willing and able to forgive our sins as long as nandun po yung genuine po na pagsisisi. At yan po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized. Yan naman po, it symbolizes the burial of Jesus Christ. Tayo naman po, ililibing naman po sa tubig sa pamamagitan po ng bautismo at gagawin po natin nito sa pangalan po ni Jesus Christ. So yan naman po, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo na kailangan mangyari po sa ating po mga buhay. We need to be baptized in water in the name of Jesus Christ. And baptized or to be baptized means baptizo. Ibig sabihin po, we need to be submerged or immersed. Ilulubog po tayo sa tubig. So yan po yung pangalawang proseso na kailangan gawin po natin. Mabautismohan po tayo sa pangalan ni Jesus.
And third, we need to receive the gift of the Holy Spirit, which symbolizes the resurrection of Jesus Christ o yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power. Power saan? Power to overcome all the works of the flesh, all the works of the devil in our lives. Alam niyo po, ang iba po sa atin, alam ko, gusto niyo po magbago. Yan po'y magagawa lang po natin pag nasa atin po ang Holy Spirit, dahil yan ang tutulong po sa atin para makapagbagong buhay po tayo. Kaya nga po, importante po na mangyari po sa atin ang gospel na to, masunod po natin ito. So unang-una, we need to repent, and second, we need to be baptized. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the gospel of Jesus Christ, and that is the good news. So sa lahat po ng gusto po tumanggap sa ating Panginoon, if you want to feel and experience the love of God, pwede po ba sa oras pong ito, itaas po natin ang ating dalawang kamay, yuko po natin ang ating mga ulo, pikit po natin ang ating mga mata, and please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay inilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa lahat po ng mga interested po magpabaptize, andyan po mga telephone numbers po natin. You can easily call on those numbers. Nasa gayon, makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. Gayun din po, mabigyan po tayo ng instructions kung saan po yung lugar na pupuntahan po natin. So once again, on behalf of our beloved Bishop, maraming maraming salamat po sa inyo, sa mga subscribers po natin, sa mga followers po natin. God bless every one of you, and to God be all the glory. Love in pandemic. So, sobrang gutom pala ni Nana sa mga Israelita nung kapanahunan nila na mismong anak nila ang niluluto nila. Na talaga sa panahon naman natin ngayon na COVID, eh, dapat po magpasalamat po tayo. Sapagat bakit? Eh, kahit paano nakakakain pa rin tayo at hindi tayo humahantong na kinakailangan natin kainin ng mga anak natin. Bakit kaya stop lang ang dating ng problema sa atin compared with the Israelites? Bakit po? Because binibigyan patunay ng ating Lord ang katibay ng kanyang napakalaking pag-ibig po sa ating lahat na kahit anong mangyari ay hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon. During this time ng crisis, lalong malapit si Lord sa atin, kaya tinanong po tayo ng Lord kanina sa pangangaral, who and what can separate us from the love of God? Kahit patunayan po natin na tayo po'y nagmamahal sa Kanya, walang anumang kahirapan ang pwedeng maghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Ginawa na po ng ating Panginoon ang lahat, ang paghahandog ng Kanyang sarili para matubos lamang po tayo sa ating mga kasalanan at ang sumpa ng kahirapan ay mawala po sa ating. Kaya dapat po tayo talagang lakyan po natin ang ating pong pagmamahal sa ating Diyos sa buhay. Amen? So, purihin pong Diyos, tayo po ngayon ay dadako na sa ating pong pagbibigay. Basahin po muna natin ang 2 Corinthians chapter 9, verses 10 to 12. Now, may He who supplies seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness, while you are enriched in everything for all liberality, which causes thanksgiving through us to God. For the administration of this service not only supplies the needs of the saints, but also is abounding through many thanksgiving to God. Purihin pong Diyos, tunay nga po na nanggagaling po sa ating Panginoon ang binhi na ihasik po natin. Nanggagaling sa Panginoon ang tinapay na kinakain po natin. Siya po ang nag-i-increase ang lahat po ng ating mga binhi upang sa ganon mag-increase po ang bunga natin. Anong bunga yon? Ang pagiging matuwid. At magre-resulta po ito sa marami pong mga saints ang nagpapasalamat sa ating Panginoon. Bakit? Patuloy tayong sumusuporta sa gawain ng Diyos. Kaya pagpalain po kayong lahat sa ating pong pagbibigay. At meron po tayong announcement. For complete details of our online giving,
please refer to the ways and means to give sa ating pong AVP kanina po sa unang part ng ating programa. Maraming salamat din po sa lahat ng mga kapatiran na walang sawang sumusuporta po sa ating gawain. Salamat po sapagkat nararamdaman po namin na inyong napakalaking pag-ibig po sa gawain ng Diyos. Also, please give your tithes and offering to respective satellite churches. Para naman sa mga viewers po from other churches, pakibigay ang inyong kaloob sa kanya-kanyang ninyong iglesia. Also, we have our one-on-one online counseling via Zoom every Sunday until 3 p.m. Please visit the link to be posted after our online service. Ngayon po, tayo po'y mananalangin na para po sa ating closing prayer. Iyuko po natin ating mga ulo. Dakilang Ama, maraming salamat po sapagkat damandama po namin napakalaking pag-ibig mo sa amin. Wala pong pwedeng makapaghiwalay ng napakalaking pag-ibig mo sa amin kahit ano pong problema nandoon ka, hindi mo po kami pababayaan. Ngayong umaga, binigyan mo kami ng assurance sa pag-ibig mo na kahit anong mangyari, nandiyan ka, kasama ka namin, O Diyos. Kaya't iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isang mga anak mong nandirito, nandoon sa iba't ibang lugar, sa kanikanilang mga tahanan, abutin mo rin, O Diyos, ang nasa kabilang ibayo, Ama, na nakikiisa rin sa aming pong paglilingkod sa inyo. Igawad mong basbas mula ulo hanggang talampakan, pagkalooban mo ng katalino at kaalaman tungkol po sa salita ng Diyos, at huwag mong pabayaan na madisip po ng kaaway. Physically, Panginoon, huwag mong pahintulot sa mga sakit, sa mga deadly diseases, sa mga gawa ng kaaway, lalo na po sa COVID-19. And in Jesus' name, Panginoon, bigyan mo ng mga trabaho, mga walang trabaho. Ibuhos mo masaganang pagpapala pagdating po sa financial. Huwag mo pong pabayaan na maghikahos. Maraming salamat din po. Inaasahan po namin, Lord, na magtatapos na kami sa problema po namin sa COVID-19. Pinalalayas po namin ito sa aming pong harapan. In Jesus' name, at tulungan mo po, Lord, yung mga may sakit. Abutin mo po sila at pagalingin mo po sila sa kanilang karamdaman. Maraming salamat po at patuloy na pinapanalangin po namin ang gawain ito sa iyo. Pagpalaan mo pong gawain ng friends again, umabot po ito sa napakaraming kaluluwa at marami pong tumanggap ng iyong banal na salita. Sa iyo pong lahat ng kapurihan, in Jesus' name we pray, and everybody say, Amen. Purihin po ang Diyos, maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating pong gawain. Alam ko po na kapag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, nalulugod po ang ating Diyos. At yung pong mga kaibigan, kakilala niyo, imbitahan po niyo sila, dalhin po natin sila sa gawain ng Panginoon. God bless you all, and to God be the glory.